Hello guys, mag-beauty rest na tayo kasi tomorrow is a big day and it's already 9 o'clock, maaga akong matulog ngayon. Ayan, maglagay muna tayo ng mask kasi guys, yung aking mukha, tingnan mo, parang walang pahinga. Kasi kagagaling ko lang talaga sa ubo. Sobra talaga yung ubo ko guys ngayong week na to. Parang grabe, akala ko talaga magpapahospital na ako. Kasi dito pag uubo ako, sobrang sakit. Buti na lang ngayon, hindi na siya gaano. Pero may ubo pa rin ako. So tomorrow, pag may ubo-ubo pa rin ako, ito na lang lagi kong ilagay sa bunganga ako para hindi ako ubuhin. So, ayan, mag-mask muna tayo para magmukhang tao naman tayo. Magmukhang tao ang mukha ko. Saan ba yung mata? Ayan. Oh, ang lamig. At pagkatapos nito, guys, linisin ko yung kuko-ko. Are you talking to? I'm talking to myself. Mm-hmm. I'm doing a video. I thought you were. What happens when they come? You won't be ready. What do you mean? Well, I'm going to bed early today. Yeah, but you might as well say hello to them. Ah, okay. Just let me know. So, may darating kaming bisita ngayon. Dito matulog sa bahay. So, habang aantayin namin, magpa-beauty ano muna tayo, guys. Ayan. At habang pinapatuyo ko yung mask ko, yan, magsarili na lang ako ng linis ng kuko ko. Ayan, tingnan nyo yung kuko ko. Sobrang dry ng kamay ko. Nagtipid ako guys, eh, mahal kasi dito magpa-manicure, pedicure. Babawi na lang ako pag uuwi ako ng Pilipinas. Ayan. So, ano ba itong mask? Nakita ko lang to sa cabinet ko eh. Hyaluronic acid, collagen. 67% increase in skin hydration. Tamang-tama, dry yung skin ko. Oh. Ito guys, huwag kalimutan yung leeg. Kasi ito din yung unang nangungulubot. O yan, may mga linya-linya na nga eh. Well, what can you expect? 40 plus na ako. Ayan. So, ayan, nakamask na ako, guys. So, habang inaante ko siya na medyo mag-dry, magmamanicure naman tayo sa kamay. So, ayan, hindi na ako masyadong nag-ano sa kuko ko, guys, kasi maiksi naman siya eh. Lagyan ko na lang diretso ng nail varnish para hindi malatang pangit yung kuko. So, pinto ko sa inyo, guys, this week. Super busy kasi, di ba, nandito yung kapatid ko. And every time na nasa labas kami, ngayon nga nauubo na ako eh. Pinipigilan ko lang eh. Good luck to me tomorrow. So, ayan guys, alos araw-araw kaming lumalabas. Kahit nung nasa London kami, paumpisa na yung ubo ko noon. At pagka kinagabihan nung nasa London kami, ay grabe talaga yung ubo ko guys. Pumunta kami ng Tower Bridge sa Buckingham, Harrods. Ubo na ako ng ubo nun. Pero anyway, nakasurvive pa rin. And after umuwi kami ng bahay, ubo pa rin ako ng ubo. Pagka kinabukasan, lumabas pa rin kami. Kasi nga, di ba, kailangan kong ipasyal yung kapatid ko kasi saglit lang siya dito sa UK. Kasi marami siyang mga gagawin sa Pilipinas. Kaya nagmamadali din siyang umuwi. So, ayan, mag-cutex na ta. Para mahuman na ni guys. Ako eh. Naglisod mong kugbutang ani kayo. Wala ko nakasulot sa akong glasses. Ah, kalisod eh. So, ito na muna yung aking gagamitin guys. May read ako dito. Pero syempre pangit naman mag-read ako sa kasal, diba? Pero ito talaga yung favorite ko na ano, nail varnish. Kasi pag read kasi, parang puputi yung kamay mo. Ito na lang.
para neutral yung kulay. So, tomorrow, ako lang din mag-makeup sa sarili ko. Ako lang din mag-aayos ng buhok ko. But anyway, simple lang yung ayos ko bukas. Itatali ko lang yung hair ko. Tapos may ilalagay lang ako na knit dito. Para, good morning, mukhang classy. Pero hindi naman pala. Okay guys, iwanan ko muna kayo kasi hindi ako mapag-concentrate sa pagmamanicure. Mabalikan ko na lang kayo. So guys, okay, let's have a chit-chat. Magkwento kami na tayo habang nagmamanicure ako sa kuko ko guys. Ito talaga yung wedding na to guys. Hindi ko akalain na sobrang bilis. Anyway, it's not really, it's just a short time. Parang ang bilis biglaan, like April, last April lang, nitong April na to, nag-decide si Chris, yung partner ko, na magpakasal kami. And I was really shocked kasi, di ba, at the start of our relationship, wala talaga kaming plan na magpakasal. Don't judge me, guys. Anyway, yun nga. For the time being, hindi na ako nag-expect. Kasi, di ba, sabi ko sa inyo, yung pagpakasal namin ay talagang biglaan. So, nung sinabi niya sa akin na magpakasal kami, kasi nga, darating na yung sister ko. Kasi yung plan talaga, ang pagpunta talaga dito ng sister ko ay para mag-holiday. Dahil 50th birthday din niya. So, ang pagpunta niya dito, yun talaga yung celebration para sa 58th birthday niya. And then, kapag-isip yung partner ko, sabi niya, magpakasal na lang tayo. So, nung nag-decide siya, okay, magpakasal tayo, last April lang, tumawag siya sa registrar na ganyan, bla bla bla, siya lahat. Siya lahat. Hindi ako nag-effort siya. Kasi siya ang gusto magpakasal, di ba? Siya lahat nag-effort. And, masyado kasing short time eh. Kung gusto ko talaga, sana, yung may 1 year para mahaba yung preparation. But anyway, syempre, sinabarbar ako para huminti. Kasi, lahat naman tayo mga babae, ang dream, magpakasal sa taong mahal natin. So, ayun, pumayag na rin ako. And, tinanong niya ako kung ano daw yung gusto ko. Sabi ko, just a simple wedding. Tayo-tayo lang. Kami-kami lang. So, alam ko. biglaan lang. So, ayun. After that, schedule agad ng kasal. Okay, hinabol namin habang nandito pa yung kapatid ko. So, ganun kabilis guys. Siya lahat nag-prepare, pati sa cake, pati sa kung saan kami kasal, siya lang. And wala talaga akong ginawa. Siya lahat. Ganun lang guys. So, ayun na guys, tapos na ako. Oh my God, tapos na siya. So, diba, kung nagpa-manicure ako, magkano binabayaran ko? Okay, para matuyo agad guys, mag-blower ako sa kamay ko kasi gusto ko nang matulog eh.